Tingin ko significant pa rin sila. Parin si Alice Guo. No, gusto pa rin tumakbo. Yung mga Pogo, susuportahan yung mga politiko na pwedeng ilip yung ban sa Pogo. Paano existential yung kanilang crisis ngayon? Pwede silang mawala in the next few years. Pero, marami pa silang ipon. Milyones yan eh. So, gamitin nila yung bahagi ng kanilang ipon para magpanalo ng mga kandidato na magiging pro-Pogo after the midterm elections. Magbago rin ang iipahain. Lalo na kung yung presidente ay magsisimula na maging lame duck. Yan, towards the end. Magsisimula na maging lame duck, no? Dahil hindi na siya pwedeng tumakbo at yung kanyang piniling successor ay hindi ganun kalakas. Ang gagawin ng mga Pogo, susuportahan yung kandidato na malakas, at pro-Pogo. Yan. Alam mo, at baka, again, baka itong laging, sila yung sec, yung PDAP, na parang, anong nangyari? Pat parang wala nangyari? Pat parang lahat sila absuelto? Baka mangyari towards the end of next, sa 2027, 2028, eh biglang, oy, anong nangyari sa kaso ni Ma'am Alice? Baka bikini men. Bigla na lang tayo nagkalimutan na naman. Pwede, sec, no? Pwedeng ganyan. Oo, tama. Sinasabi mo. Bikini men. No? Bikini men. Narinig ko na naman yung salita na yan. Nahirapan ako dati nung una ko narinig. Diba? Bikini men. Bikini men. Ayan, ako sus, ang hirap niyan. Okay. Kaya sagot diyan ina sa iyong tanong, tingin ko malaki pa rin yung kanilang impluwensya kahit binana sila. Dahil ilang buwan pa lang naman sila nababan, 'di ba? Ilang taon silang nag-thrive dito, 'di ba? So marami silang ipon, limpak-limpak na salapi galing sa money laundering, galing sa Pogo, galing sa drugs. 'Di ba? So, hindi mo ma-imagine gano'ng kalaki yan. Ibig sabihin, kahit a small percentage niyan, magagamit mo para suportahan ang mga politiko na pro-Pogo kahit tahimik ngayon. Kahit tahimik ngayon. Pwede magamit sa hudikatura, sa ating mga huwes, pwede magamit sa mga politiko para ma-absuelto na naman ang mga kaso. Kaya gagawa ako ng malaking rebulto, lalo na yung mga iuukit ko yung pangalan ng mga yan. Diba? Sige nga. Sige. So, na magpapanggap na anti-Pogo. Magpapanggap na pro-West Philippine Sea. Diba? So, yung mga magpapanggap. Yung pala eh, sila ay Pogo King and Queen. Sila ang gumawa nung bill para sa Pogo. Tapos ngayon, sila ay anti-Pogo. No? Huwag naman tayong pabudol. Kumuha tayo ng listahan, sino yung mga yan? Yung mga pro-China, ngayon ay biglang naging mga kwan? Mga patriots, nationalist, eh, pinaglalaban ang ating teritoryo, lagay natin sa listahan yung mga makapili na yan. Hindi dahil yung kanilang bayong, no? Yung kanilang bayong ano ba yung mamahali ng mga bag? Wala kasi ako ng mamahali ng bag. Hermes. Mga Hermes, no? Yan. Hindi na siya bayong. Bayong pa rin siya. Makapili ka pa rin kahit ikaw ay lintik na mayaman. Kahit yung bayong na suot ay Hermes ang patak, ikaw ay makapili pa rin. Yan. Yeah.